paano ka nagkaroon ng sariling buhay? Paano ka nakaligtas sa puling liwanag? Dahil liliyaw kasing hina ng iniisip mo, hindi ako kaya patayin ng puling liwanag. Mas malakas ako sa'yo. Kung ganun, tatapusin na natin to. Huwag kang mainit tagabantay. Darating din tayo dyan. Pero gusto ko muna panoorin mo ang palabas ko. Anong palabas? Ang pagpatay mo sa maraming tao? Anong pakiramdam? Na habang pumapatay ako, ay naghihintay ka lang. Anong pakiramdam na wala kang magawa? Ayup ka! Huwag mong hinamay ang mga tao! Malalaman mo rin. Nababalitaan tungkol dun sa halimaw na pumapatay. Pero hindi ko po alam. Isang araw, ako na pala yung mabibiktima niya. Sa lahat ng nabiktima ng halimaw, ikaw lang yung nakaligtas. Ano ba talaga itong halimaw na ito? Isa ba itong aswang? Hindi po siya aswang eh. Pero kilala ko po yun eh. Nakikita ko po yun sa TV dati. Yung anak ng dilim. Ibig sabihin ba ang tagabantay ay naging anak ng dilim ulit? Hindi po. Yung tagabantay yung nagligtas sa akin. Dumating po siya bago pa ako patayin nung anak ng dilim. Tapos may sarili na pong katawan yung anak ng dilim. Nagkaharap na po kami ng tagabantay. Ano nangyari, aking anak? Hindi mo ba siya pinatay? Kagaya nga po ng sinabi niyo, hindi ko muna siya pinatay para matikman niya ang ganti ng ating lahi. Magaling. Hindi mo ba dapat siya patayin? Dahil kailangan mo maramdaman niya buhat ng aking paghihiganti. Dahil sa ginawa niyo sa akin. Hindi ko kayo bibigoyin. Salamat. Alam ko aking anak. Alam ko hindi ako nagkamali sa pagbuhay ko sa inyo muli. Labay maghanda. Lahat kayo'y kikitilin.
muling pagbabalik ng anak ng dilim! Paghiganti sa kanya. Kailangan ko yung gawin. Lahat ng ipag-uutos mo, mahal na ina, ay aking gagawin. Gagawin ko sa kanya ang lahat ng ginawa niya sa akin. Ipaparamdam ko sa kanya ang nararamdaman ko ngayon. Bubuhayin mo siya. Pero pagkatapos ng gagawin natin sa kanya, kasusuklaman niya ang buhay na yun.